Hello guys, magandang araw sa inyo. May tuturo ako sa inyong panibagong lesson at animation gamit ang Adobe Animate App 2021. Magbukas po muna tayo ng app. Hello, check mic. Okay, so mag-open tayo gamit ang pagpindot ng okay. File tab and then select new, control N. Okay, mahalaga na tandaan natin yung mga hotkeys. Pag natandaan natin yun, mas madali na sa atin na kapag command na hindi natin may pindot sa o hindi na hinahover ang mouse pointer or arrow. Piliin natin ngayon ang HTML canvas 5, HTML 5 canvas, tapos lagay natin dito sa details is 1200 and then 800. Sayaan natin yung pixels and 24 frames of frame rate. Then hit create. Okay, so ngayon, ang gagawin natin ngayon ay magdi-drawing tayo ng octopus. Okay. So bago yan, ito nga pala ang ating pag-aaralan. So yan, masyado kasi marami. Pero itong mga tools na to ay lalo na dito sa tools panel, magagamit natin ang mga yan sa pag-drawing ng isang octopus. Okay, so ginamit ko lang yung fit window para mag sumakto siya sa mismong window natin. At saka gumalaw siya. Okay, zoom natin ng konti. Okay, ngayon, ang una natin gagawin ngayon ay mata. Gamit ang rectangle tool. Pero dahil sa under ng rectangle tool, ang oval tool dito, pwede tayo mag-hotkey na O kahit rectangle tool na nakikita natin. O, pinatid natin O. Automatic yan na O lalabas. Okay. So, bago yan, syempre, napindutan natin yung O. Pwede tayo sa properties para baguhin natin yung kulay ng isang octopus orb. Okay, so baguhin natin ang kulay. Mata muna ang gagawin natin. So puti muna pala. Yung fill tapos stroke ay black. Yung fill and stroke yan sa properties ng oval tool. Actually, they share same properties. Okay. Pero yung iba na yung iba. Once na pumindot ka na ito, tools sa panel tools. Okay. Kung mapapansin ninyo, nagbabago rin yung properties once na pumili ka ng, pero iba, nandun din. Okay. Halos wala namang pinagkaiba. Kaunti lang. Okay. So, fill and stroke. Yung fill, yun yung kulay sa loob. And then, stroke ay yung mismo parang outline. Yan. Paano ko ba malalaman kung sakto? Okay, let's this selection tool or hotkey for V. Okay, gagawin natin dito. Subukan natin
160. Tapos dito 100. Yun. 60 and 100. Okay, drag natin para makita natin. Nung shape na ginawa natin. Okay. So, ayan na po ang outline ng mata natin. Okay. Zoom natin by clicking this 200. Maraming way para makapag-zoom tayo. Pwedeng control plus so control minus for zoom out. Okay. So, ito, mata. Siyempre, meron pa siyang pupil. Gagawa rin tayo nun. So, select oval tool. Na pala, may mga ano tayo, may mga meron pa tayo isang oval, which is primitive tool. Let's see kung anong pagkakaiba nila. Okay. So, paggagawa tayo ng oval tool. So, may mga ano yan. May mga ng shift. Okay. And alt. Okay. Na-maintain natin yung mismong pagkabilog niya. Pag alt lang. Okay. Pwede natin ibaguhin kung gaano. Pwede natin gawing oval or semicircle. Okay, so pag shift alt is perfect circle. Okay, click tayo. Paggawa tayo ng mata. Syempre sa oval dun may properties panel, which is a fill and stroke. Paguhin natin yan. Gawin natin dalawang itim. So fill and stroke, kaya itim silang ganyan. Okay. Bakit hindi ko nilagay sa loob? Okay, kasi mabago yung mismong shape na ginawa natin. Okay, so para natin mapakialaman yan, victory. Okay, tapos hover natin na ganyan. Pag lumabas yung parang crosshair or cursor na ganyan, pwede natin siya i-drag na. Okay. Paano kung hindi lumabas yan? Halimbawa, tirag ko na lang ito. Maghihiwalay yung C-stroke and fill. Ito si stroke, ito si fill. Kaya magtropa talaga sila. Magkasama sila. Okay, so drag natin. Ayan. Tapos yung feeling nyo kung saan na yung komportable kayo para maging mata yan. Yun na po. Tapos meron pa isa sa mata. Oval tool pa rin tayo. Yung pinaka kinang ng mata niya, which is puti. Diba? Parang tinatintag. Tinatama ng ilaw. Okay, so fill would be white. Gawin natin mas, syempre, mas maliit ng konti. Tapos hold natin yung shield. Shift alt. Okay, so victory natin ito. Tapos highlight natin, tapos ilagay natin dito sa gitna. Hindi naman sa gitna, pero parang ganyan. Okay? Okay. So, aalisin natin yung outline ng bawat ilog sa loob lang. Okay? By using selection tool. Ito. Kapag nag-highlight yung ibang parte, ibig sabihin, pwede mo na i-delete backspace or delete. Okay? Ayan. Okay. At syempre dahil sa dalawa ang mata, natural na mata, gagawin natin, dadalawahin natin yan. Pero syempre, pagmumukay natin siyang galit. Gawin tayo ng line tool. Ito.
yun lang yung tool, mabis ang paraan to sa paghati ng linya tapos pagtanggal ng mga sobrang linya. Okay, yan. Pag nailagay na natin sa ibabaw to si line tool, okay, hindi na natin siya mabubago, makukuha, unless hati naman natin talaga siya. Okay, so masyadong mahaba yung kilay ba, o sakto na yun. Okay, so para matanggal natin itong excess line, selection tool, victory. Pag nag-highlight si stroke as si fill, pero hindi si stroke, okay lang, delete or backspace. Tapos next naman natin is si stroke. So yan. Ngayon yung galit mata na yan, gagawin natin dalawa. Selection tool, victory, highlight. O pwede naman gamitin natin yung lasso tool for selecting some parts. Kasi minsan ginagamit na iba. Pag binilig mo yan, select mo na yun. Yun lang, part quarry. Maraming drawing. So may mga ilan lang na babaguhin. Pwede mo gamitin sila sa lasso tool. Kasi sub-selection, si sub-say selection tool is mayroong restriction. Parang square, rectangle lang yung kaya niya magawa. Pag tinamaan ng square or rectangle, yung mismong nang ayaw mong pakialaman, tatamaan din siya at magagalaw din siya. So, minsan, mas mabuting, mas mabisa si selection tool. Okay, L, which is its hotkey. Okay, pili natin siya. Okay. Yan. Gawin natin siyang dalawa. Paano siya gawin dalawa? Ngayon, gamit si selection tool, highlight natin. Right click. Copy. Okay, meron din paste dyan. So, syempre, i-hover natin yung mouse away from the object or shape. Paste in center na lang. Kasi paste in place, meaning same position lang din. Pero pwede mo naman, sa naka-highlight pa siya. Okay, so habang naka-highlight, i-drag natin yan doon. So, feeling natin, pantay sila. Tapos, right click natin, transform natin, and then flip horizontal. Okay, so dahil sa tingin natin yan na siya, okay, i-ice naman natin yung kaliwang mata niya. Okay, ito yung kaliwang mata, which is kanan niya. Gamit tayo ng transform tool. Medyo palitin natin. Yan. And then, pakialaman natin yung mismong angulo. Kung feeling mo, okay na yan. Nasa sa inyo yan. Okay? So, sa akin, pwede na yan. Ngayon, nakagawa na tayo ng mata. Galit na mata. Kaya natin gagawin itong kilay na makapal gamit ang width expander. Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Press natin itong edit toolbar. 3 dots na to. Ito si width tool. Ayan. Si width tool gumagana siya sa press natin ng U. Ayan. Pag lumabas yan, victory. Okay, so pag victory or selection tool, yan lang yung makikita mo, arrow. Kapag tinapat mo sa linya, nag-curve, tapos nag-corner, nagkaroon ng corner, victory yan, selection tool yan. Pero pag gusto mo width tool, U, or pwede natin pinutin lang ito. Okay, or i-drag natin dito para mas mabilis. Okay, victory or U. Okay, kakapalin natin siya. Ayan, gumagana siya sa bawat line, sa lahat ng stroke. Okay. So, selection tool muna. Okay.
Okay? Tapos i-select lang natin by tapping the line. Gawin natin 10. Ito. Punta tayo sa properties. Ayan. Gawin natin 10. Para kumapal siya. Okay? Tapos mamili tayo dito sa width stroke. Ng... Yan, yan, kilay na yan. Ngayon, pakakapalin natin yan gamit ang width tool. Ito. Okay. Same as the other one. Okay, gawin natin 10 sa properties. Kapag ginamit ang selection tool, select natin yan isa-isa. Kasi napuputol yan. Okay, gawin natin 10. And then, punta tayo sa width. Dito, under the stroke size, tsaka ni style. Kung gawin natin, gamitin natin din natin yung katulad kanina. Tapos, hotkey U, or yung width tool, press width tool. Tapos, baguhin natin. Kapag ka may nagkamali kayo or feeling hindi nyo gusto yun, Control Z ang gamitin nyo. Back yun. Instant back. Or we may use Windows History. Tapos, iselect mo lang dyan. Dahil nandito tayo sa dulo, gumamit tayo ng width variable width. Okay, pag pinilit mo yan, yun ay lalabas. Pero pwede mo para ibalik. Okay. Di pa kumapal. Just close natin. Yun. Ngayon, meron na tayong eyes. Okay. So, dahil nakapindot pa si width tool, balik natin sa selection tool. Highlight natin by dragging or highlighting the two eyes. Wow. Okay. So, gagawin natin is i-group natin sila by right clicking the two highlighted eyes. Wait, meron pa palang kanina, di ba hindi natin sabi ko tanggalin natin yung mga let's see, delete natin yan, okay na yan. Okay, so right click natin tapos group natin. Nasaan na ba si group? Or we may use Control G. Control G natin para mag-group siya. Okay? So, yan. May mata na tayo. Ngayon, si mata. Mata talaga. Kailangan ng ulo. Okay? Lagyan natin ng dito. Gumawa tayo ng layer para hindi sila pag nagdikit sila, hindi sila maapektuhan. Pang layer sila. Lagyan natin to, pangalanan natin, double click natin, gawin natin eyes. Para di tayo malito. Tapos, si second layer, which is the head, pangalanan natin, head, ilagyan natin sa ilalim. Okay. Kasi parang yun ang pinaka, yun ang order niya. Okay, kasi nasa ibabaw naman talaga ng harap na mukha. Harap na mukha. Yung mata. Okay? Kasi kapag nasa ilalim si mata, pag nag-drawing tayo ng head, ay wala si mata. Okay. Ganun ang pwede natin dapat kapag tayo nag-drawing layered, dapat layered sila lahat. Para kung may pagbabago, hindi tayo mahirapan na mag-ayos. Okay, so oval tool dahil oblong yon or malaking bilog. Siyempre, tool panels. Siyempre, pag nagbubukas tayo ng tool panels,
lumalabas lagi ang properties o property tools or property panels. Okay? O panel. So, O. Tapos, mag-fill tayo ng violet. Fill ko lang violet ang tapos same lang din na stroke. So, ibig sabihin, kapag drawing tayo, without holding any keys, okay, i-zoom out ko lang by clicking this or control minus. Feeling ko okay na yung ganyang kalaking ulo. Or liitan pa natin. Ayan. Okay. Selection tool, victory. Tapos, highlight natin. Okay. So, hindi naman perfect na bilog ang ulo ng octopus. Okay. So, ayusin natin. Medyo gawin natin malaki ng kaunti yung sa ibabaw. Gamit ang selection tool. Pag tinapat natin sa stroke, okay, ibig sabihin, pwede na siya i-bend or i-extend or expand sa kabila rin. Nasa inyo naman kung anong imagination nyo ng ulo ng octopus. Sa akin kasi gantong imagination ko ng ulo ng octopus. Parang alien. Okay. Subukan natin ibabaw to. Yan. Meron tayong mata na. Okay. Selection tool. Tingnan natin sila sa gitna. Okay. Okay. So, magdo-drawing. Itabi lang muna natin pala to. I-highlight lang lagi natin. Okay? Tabi lang natin para pa sa isa pang drawing. Magdo-drawing tayo gamit ang pen tool. Okay? Pen tool ito. Or hotkeys P. Okay? Marami tayong option for pen tool. Mamaya na yan. Pen tool muna tayo. Dahil sa, siguro hindi pa na, hindi pa tayo, o bago pa lang tayo sa program, pwede tayong gamit ang pen tool para mas maayos yung drawing natin. Or outline. Okay, so, gagawin natin ay ang tentacles niya. Dahil sa hindi pa tayo siguro ba hindi pa natin alam ang paggamit ng iba mga tools, gamit tayo ng sa tingin natin makasigurado tayo sa integrity ng linya. Okay, so gamit tayo ng pen tool. Okay, so syempre gawin natin muna yung stroke na 1 para manipis lang. Okay, so gamit ang pen tool, letter P, hotkey niya. Okay, pumindot lang tayo dito. Pumindot lang lumabas yung bilog na yan. Okay, hatakin natin sa pangbilog. Tapos, pindot ulit tayo. Kung hindi natin natipuhan, pwede natin control Z. Okay. Okay.
tayo bumalik. Okay, so dito na naman tayo. Okay, dito naman. Siyang kulayan. Pinili natin yung selection tool victory. Okay. Tapos i-click natin dito sa stage. Ay, nakalimutan natin gumawa ng layer pala. Oh, mayan eh. Oh, fill natin gamit yan. Hello, check. Ngayon, gagamit tayo ng pen tool. Dahil sa siguro maraming kadahilanan hindi pa tayo marunong mag or hindi pa tayo wala pa tayo experience sa paggamit ng mga brush tool for drawing. Okay, so dali lang yan, i-point lang natin dito. Pag nakita nyo na yung point na yan, okay, ilayo nyo. Okay, kumuha kayo ng isa pang point. Okay, kapag hindi nakuha ng maayos, okay, okay. Pinatingin natin yung dulo. Kapag feeling nyo okay na yan, mawala isang dulo nyan. Tapos ipagpatuloy nyo na yun, pabalik. Control Z nyo lang lagi. Okay. Okay, kapag feeling nyo okay na yan para sa inyo, pinitin natin itong paint bucket tool. Okay, tapos piliin natin yung fill nya, same with this. Pag pinindot natin to, magkakaroon ng eyedropper tool. Tapat nyo sa ulo para kaparehas nya ng wait, nasa na si ano. Stroke nya pala ay okay, so same with that. And then feel, okay natin. Okay, pag feeling nyo hindi maayos, gawa tayo muna layer 4, tentacle. Rename natin tentacle. Okay. Ngayon, hindi natin mapipili na maayos to gamit ang selection tool. Kasi mapipili lang niya yung aabutan niya o masasakupan ng rectangle or square na gagamitin nyo. Kaya gagamit tayo ng lasso tool para piliin nyo lang yung mga dapat nating eto, lasso tool lang kailangan natin. Okay, so cut natin, right click tas cut, tas punta tayo sa layer panel, punta ka kay tentacle, tapos paste natin in place. Okay, so selection tool. Okay, kung hindi nyo gusto pa yung itsura, pwede na tayong rekta na selection tool using victory. Nakita nyo mag-curve yan. Pwede naman din ulit yung pen tool, pero medyo komplikado sa mga experienciado lang muna.
na pag-aaralan naman eh. Ay mas komportable kasi ko gamitin ang selection tool. Okay. Okay. So, pag-piling nyo, okay na yan. Sa akin, piling ko okay na. Hindi man type, hindi man totally so, kailangan perfect yan. Okay. So, this may tentacle. Pwede na yan. Then, pwede tayo sa brush tool. Sa brush tool, bubukas ang properties, property panel. Pili na natin yung paint inside dito sa brush mode. Sa pangalawang box, right after the drawing mode. Kasi normally, paint normal, paint inside tayo. Okay, and then select 50. Nasa inyo kung gaano kalaking suction, suction ba? Yun sa tentacles. Okay. Kailangan mas lamangin nasa loob para sa, oops, sorry. We must change the color of the suction. Tingnan nga natin itong kulay na ito. Oops, yan. Pwede na yan. Kasi kapag mas malamang yung nasa labas, sa labas siya mapupunta. Okay? So, dapat mas malaki ang color nasa loob kaysa sa labas. Okay? Medyo hassle ba? Di naman sakto lang yan. Ah, nga pala. Pen tablet kasi gamit ko. At by default naka press tong naka on tong si pressure sensitivity ko. Okay, dahil sa kung mouse lang tayo, naka on na siyang ganyan. Okay. So ganun po siya. Okay lang 'yan. Okay, so ilabas natin, control minus, hindi pala ilabas, i-zoom out natin. Okay, so feeling nyo, kung feeling nyo yan na yan, gawin natin siyang symbol. Okay, may tatlong klase ng symbol. Movie clip, button, movie symbol, button symbol, and then graphic symbol. Graphic symbol ang gagawin natin. By pressing, excuse me, edit, view, insert new symbol. Okay. Ulit. Okay, so, or right-click lang natin to, convert to symbol. Tapos, tentacle, pangalanan natin. Okay, and then, choose graphic. By default, movie clip kasi yan, choose graphic. Okay. Okay, so dahil meron na ako, niremake ko kasi itong video. Okay. Iko-close ko na siya. Or, i-rename ko na lang ulit to para iba-iba. Tentacle 1. Yun. Okay, so si tentacle, kakabit ko na siya dito. Tapos, i-transform natin.
Okay, pag lumabas si arrow to, si transform is Q. O pindutin lang natin to. Pwede natin ikabit tong point na to sa gilid kung saan pwede tayong mag-rotate. Si ice lagay natin sa harapan na layer para hindi siya maapektuhan. Mamaya tayo mag-drag. Okay. So, gagawa tayo ng seaweed. Taas ni ice. Ay, mag-plus tayo ng or create tayo ng new layer. Rename, double-click, seaweed. Okay. So, punta tayo sa brush by pressing the hotkey Y. Or dito. Nandito kayang kasi yan nakatago. Nilabas ko na. Madidrag mo naman yan. Okay, ganun po ang paglabas niyan. Adjust ko lang to. Okay. Dahil nasa layer tayo ni seaweed, gamitin natin si brush tool. Si brush tool ay napaka-importante at napakahalagang tool. Nakagawa siya ng mas maayos at mabilisang brush type ng brush. Okay? Pwede rin tayo makagawa ng sarili natin. Okay? So, pwede tayo sa style option, tapos brush library, pwede tayo decorative, elegant, tapos floral brush 8, double click mo lang at mapupunta na siya dito. Okay? Tapos dahil sa seaweed yan, dapat dark green or kahit anong prefer ninyo. Then, let's have 20, tingnan natin kung okay yan 20 na laki. Oops, masyadong malipis. Natin to 50. Okay. Okay. Okay, so meron na tayong seaweed. Paano gumawa ng sarili natin brush tile? Kung trip nyo gumawa ng brush tile, parang isang swipe lang or isang stroke lang, meron na kayong instant brush tile. Gawa tayo sarili natin. Okay, punta ako sa Shift Y, hotkey for pencil. Drawing ako ng mga linya. Oops, ayusin natin to. Okay. So, meron akong linya rito. Let's say yung linya ko, ganyan. Nagawa ko sarili kong brush style. Okay. So, select ko lang siya. Selection tool, victory. Tapos, highlight ko lang to. Tapos, i-press ko to sa properties niya, create new paintbrush. Sige natin, i-add natin. Tapos, automatically, kapag nag-brush tile tayo, lalabas na siya. Ayun. So, isang pahid lang natin. Isang pahid din. Isang stroke lang natin ay lalabas siya. Diba? Maganda. Mabilis. Zoom natin kung maayos. Oo. Okay? So, ganun lang yan. Try natin yung kalat natin. Okay. Dahil may gawa na akong isa pang tentacle, ilalabas ko siya rito. Doon tayo sa tentacle layer, syempre. Tas Q for transforming.
drag lang ulit natin. Okay. Sa kabila naman, paano maging ganyan yan? Transform, flip horizontal. Okay, so ginawa na natin siyang para balance. Okay. Next. Flip horizontal ulit. Right click, transform, flip horizontal. Okay. Tapos i-adjust natin yung point niya para okay. Tapos sa dulo is send to back. Let's arrange this. Send to backward. Okay, so ganun po. Delete natin to. Oops, gawa tayo na isa pang layer. Sa likod ng ulo. Lagyan natin tentacle ulit. Drag natin. Okay, so it appears to be at the back of the head, of course. Okay, so transform, flip, okay. Okay, so feeling ko okay yan. Okay, so punta tayo doon sa pinakataas ng layer, which is sa seaweed. Dagdag tayo na sa pan-layer. Lagyan natin, pangalan na natin, bubbles. Okay. Yan lang natin, i-center natin and resize natin. Q, tapos drag natin paloob. Sakto siya sa mismong okay. Pwede tayo sa layer ng bubbles tapos oval tool. Pwede mo nang pindutin ng hotkey niya letter O. Excuse me. Antok na ako. Okay, sa properties niya. Pwede tayo sa properties. Okay. Baguhin natin yung kulay for bubbles. Puti-puti parehas. Fill and stroke. Tapos si fill, gawin natin 60%. Para nakikita pa rin yung nasa likod niya, yung opacity niya.
Okay, so nasa bubble layers layer tayo. Tapos yung bubble is yun ang sorry. Okay, so yan. Okay, kahit saan mo lagay yung bubbles. Hold mo lang shift para perfect circle pa rin, or alt shift. Okay. Ngayon, pag mumukain na natin nasa dagat siya. Kuha tayo na isa pang layer sa pinakadulo. Background. Drag natin yung layer 13. O anong layer yan, ilang bang layer yan. Lagyan natin ng background. Okay. Okay, so nakapag-layer na tayo yung background. Ah, nakapag-layer na nga tama. Tapos punta tayo doon sa mismong paint bucket. Okay? Or sa rectangular tool. Okay? Punta tayo sa color panel. Sa color panel, punta tayo dito sa solid color. Gawin natin linear gradient. Okay, so si stroke ay gawin natin no color. Tapos ito, pwede tayo kay paint bucket. Gawin natin 100% to. Linear gradient. Okay. Okay, si upper si left ay gagawing light blue, then dark blue po. Yan, feeling ko. Tapos si stroke, alisin natin, no color. Tapos mag-drawing tayo gamit ang rectangular tool. Pindutin natin R. Dahil nasa background tayo, rename natin background. Dito natin i-drawing. Okay. Okay, hindi gumagana, or bakit di ko alam kung bakit yan to. Pindutin natin yung transform tool, Q. Hotkey nya. Okay, Q. Dahil si dagat ay mas blue sa ilalim, i-rotate natin ito. Tapos i-expand natin. Okay, tapos pakita natin na sa dagat ay mas lamang ang darker blue. Tapos light lang siya in the upper part. Okay? So yan. So tapos tayo. Magpa-publish na po tayo. Okay? Publish na po. Okay? So maraming paraan. So, export natin, image, file, click file, export, tapos export image. So, pwede tayo mamili ng GIF. Okay. Yung enter kasi nasa dulo, i-save, enter mo lang, tapos pangalanan mo octopus. Kung GIF po yan, okay. Dahil na-save ko na yan kanina, re-replace ko na lang. So, ganun lang po. Mamimili ka lang po ng type ng file. Export image. Tapos, kung PNG naman ang ano mo, okay. Check natin kung pagkaiba.
kung may transparency. Okay. Oh, bago pala tayo mag magtapos, may dadagdag ako tungkol sa filters ng bawat symbol. Kasi dahil siya created siya as symbol, graphic symbol, each of the symbol can be we can apply filter for every instance na gumamit tayo ng graphic symbol. Okay? So, let's see. Nasa dulo. We can apply brightness for that. And then pwede rin tayo magdagdag ng effect. Okay, so check natin to. Okay. Subukan natin kung movie clip. Okay. So, si movie clip, gawin natin movie clip. We can, we can make this movie clip and we can add filter for this blur. Oh, automatic na blur siya. Ito si instance naman na isa. Pansinin nyo, magbablur rin siya. Depende sa degree. Okay. Okay, so kung okay na yan sa inyo, export ulit natin. Export image. Ang graphic symbol nga pala guys, ay napaka okay na symbol kasi pwede tayo mag lip sync or kung may papalitan ka na instance na mabilis lang, graphic symbol lang pwede nating gamitin. Okay, so export natin si GIF or kahit ano, JPEG ang gusto ko limbawa, tapos enter mo lang kasi yung save button is unavailable, nasa baba. Octopus. Desktop. Replace natin. Yung. Saan na yung JPEG? Ito, si JPEG. Yun. Okay, so kung natuto kayo, pwede nyo i-like, share to sa mga kaibigan ninyo gumagamit ng Animate o pwedeng gumamit na magsimula na magkaroon ng animation. Maraming salamat sa suporta. Andito na lang, salamat.